yeah, so today's Easter, guys, I'm going to show with you how British people celebrate Easter or Semana Santa. Napaka-weird talaga, guys. Magugulat kayo kung paano nila i-celebrate dito yung Easter. In the Philippines, guys, we are not allowed to eat any meat like pork, chicken, or beef. Only for those Catholic people or very religious talaga. But here in UK, guys, I'm going to show it to you yung pinaka-importante na kailangan nilang bilhin bago mag-Easter. Napaka-weird siya, but this is how they celebrate yung Easter. Kasi karamihan dito sa kanila hindi Catholic or hindi very religious. So, eto guys, ipapakita ko sa inyo, isa ito sa pinaka-importante nilang binibili bago mag-Saturday. Actually, dalawa yan sila. So, yung isa, dadaling ko kayo sa supermarket. So, ito muna. Meron silang tinatawag na hot cross buns. Ayan, oh. Yan yung kinakain nila or tradition nila ito tuwing Easter. Ito yung kinakain nila. It's kind of like a bread with a raisin. Raisin? Katabi ko siya. May raisin siya sa, pero pinalamanan niya ng bacon. Ayan. So, ito yung traditional nila, guys, na kailangan meron talaga sila nitong hot cross buns. So, ito talaga, guys, ang pinaka-importante sa kanila na matawag kong weird na excited silang bilhin pagdating ng Easter. Oh, magugulat kayo, weird. Hindi nyo inaakala na ganito sila mag-celebrate ng Easter dito sa UK. So, dadalhin ko kayo, guys, sa supermarket namin. Ipapakita ko sa inyo kung gaano sila ka-excited or crazy para mabili itong isang pinaka-importanting bagay sa kanila na symbolize or pag-celebrate ng kanilang Easter dito. Ito yung parang exchange gift sila. Every year, ito yung matatanggap namin galing sa mga kaibigan or katrabaho. Para bang nagbibigayan sa kanila, this is how they celebrate their Easter. So, dadaling ko kayo, samahan nyo ako sa supermarket at ipapakita ko sa inyo. So, here we go, guys. I'm here in supermarket. If you can see how crazy people, guys, look. The crazy queuing, buying the special presents for Easter. So, ganito sila mag-celebrate dito ng Easter sa UK, guys. I'm going to show it to you what is the special presents that they buying every Easter and they giving each other. So, today, guys, is 5 o'clock in the afternoon. I'm going to show it to you. This is what they call Easter egg. Easter egg. So, here, this is one flavor, Twix. So, ito pinaka-special ito sa kanila, guys, yung magbili ng ganitong chocolate. So, ito chocolate ito. Tapos, yan, meron din chocolate. So, ayan, tingnan ninyo. Tingnan niyo kung gaano sila ka-crazy. Kanina pa ang pila niyan. So, ito tinatawag nilang Easter Bunny. So, iba-iba yung flavor ng chocolate nila, guys. So, this is what they call Easter egg. Ayan. Tingnan mo, super crazy sila na bibili ng Easter present nila. Ayan. Hindi yan matatapos, guys, hanggang mamaya kayang gabi, hanggang maubos itong laman ng aisle na yan. Kung titingnan niyo, meron din silang cream egg. Ayan, chocolate yan siya, pero may kasamang cup. Ayan, ganyan sila ka-crazy dito sa UK pag dumating yung Easter. Kasi traditional nila dito sa UK na bibili ng ganito. Ito yung Easter bunny nilang sinasabi. Ayan. May tumutunog yan. Ayan. Ito? 4 pound. Ganito lang siya kaliit. 4 pound na yan siya. So, sa Philippine money, nasa 120, 250 pesos.
250 pesos isang ganito. Traditional nila dito yan sa UK, guys, na magbili ng chocolate. Yan, tingnan mo. Super crazy sila pag bibili ng chocolate. Hanggang mamaya pa yan. Punta tayo sa kabila. Hanggang mamaya pa yan, pipila talaga sila kahit na magsasarado na, basta makabili lang sila ng chocolate. Ayan, 3 pound. Depende kung anong chocolate, yung presyo nila, depende kung anong chocolate. Imagine ha, for o'clock na ngayon, 5 o'clock na ngayon dito, pero nagpipilahan yung mga tao. Pag ganitong chocolate, mga ganyan, hindi lang sila bumibili kasi hindi yan dito ang traditional na chocolate nila tuwing Easter. Ang traditional talaga nila yung mga ganito. Ito yung para sa mga bata, yung mga ganyan. Maliliit na size siya. Ayan. Ang traditional talaga nila is yung malalaki na chocolate. Yung sa box. Ayan, tingnan nyo, ganyan ka crazy sila. Tingnan mo, lahat ng namamalingki dito, may dala-dala silang chocolate. Ayan. Tingnan ninyo. Last minute yan siya, guys. Last minute. Mamaya-maya yan, mga 6 o'clock. Wala na yan sila. Ubus na. Kasi, bumibili sila bago magsarado o bago maubusan sila ng chocolates. Ayan. Pipila yan sila. Makita mo yung mga basket nila. Ayan. Tingnan nyo, guys. Nagpipila talaga sila. Ayan. Tingnan ninyo. Ganun ka-crazy sila dito pagdating sa chocolate. Ayan. Magkakaubusan na yung tinatawag nilang bunny chocolate cake. Ayan, magkakaubusan na. Tingnan nyo, guys, oo, dito ako nanggaling kanina, pero ayan, after 30 minutes bumalik ako. Ayan, ubos yan kaganina, tapos nilagyan nila ulit kasi yung tao, tingnan mo yung mga basket nila. Ayan, yan yung sabi ko na traditional kasi nila dito ang bumili ng chocolate or magbigayan sila ng cake tuwing Easter, bata man or matanda. Ayan, tingnan niyo yung basket niya. Ayan, tatlo ang laman niya na. Ayan, dagdagan pa niya. You see? Tapos ito, may katabi ako. Sabi ng bata, ayan, ayan. Kumbaga excited yan sila tuwing darating yung Easter kasi nabibigayan sila ng chocolate. Yan ang traditional nila dito. Hanggang sa maubos yan mamaya. Ayan, kita ninyo, guys, lalakad tayo. Ayan, wala nang laman itong aisle. Ayan, tingnan mo yung basket kung gano'ng karami. Ang dami talaga nilang binibili. Kung lima sila sa loob ng bahay, so, yan, tag-iisa sila. O, kita nyo yung basket niya. Yan. So, could you imagine kaninang umaga? Ngayon, na siya pumasok ako dito alas 4. So, ngayon 4:30 na siya. Yan. Paubos na yung chocolate. Yan. Lahat ng mga namamalingki dito, makikita mo sila. Yung kanilang tray, ayan, tingnan nyo yung kanilang trolley. Makikita mo lahat yan, may laman na. Lahat sila dito may laman na chocolate yung kanilang basket. Oo. Sila, excited talaga sila pagdating ng Easter dito. Ito yung pinaka-excited nila pagdating ng Easter. Yung bibili ng ganito. Ayan, tingnan mo tong isa. Ayan, ang dami. So here we go, guys. Dito naman pag Filipino, ayan. Pag Philippines Easter, ito yung amin. Ito yung binibili namin, guys, pag Easter dito sa UK. Filipino yan, ha. Tingnan nyo yung price, guys. Ayan. So 19 pound means
1,000, in total 1,200. Isang buong salmon yan. So, it doesn't mean na nandito ako sa UK, guys, is papalitan ko na yung aking Philippines na pag-celebrate ng Easter. So, ayan guys, yung aming ayan. Ito yung Filipino section naman ng pag-celebrate ng Easter. Yung kaganinang mga chocolate para yung sa mga British. So, ayan guys. So, pakita ko sa inyo. Ayan. Busy pa rin sila. Ayan. Ayan.